Bawat lugar sa mundo ay may kultura na ating dapat tinatangkilik at sinusunod. Ito ang nagiging daan sa pagkakakilala ng isang lugar. Bilang isang mamamayang Pilipino, marami tayong uri ng kultura na hanggang sa makabagong panahon ay ginagawa at ipinagdiriwang pa din. Kaya't hayaan nyo akong talakayin ng iba't ibang kultura ng pagiging Pilipino. Isang mapagpalang araw sa ating tagapakinig ngayon, naririto ako upang ipaliwanag ang aking sariling karanasan at pag-intindi sa kultura ng pagiging Pilipino. Una sa lahat, ano nga ba ang kultura? Elementarya pa lang tayo ay naituturo na ng ating guro mula sa Araling Panlipunan at sa Filipino ang ibig sabihin nito. Kung kaya't madali na lang itong sagutin dahil may impormasyon na tayong nakuha noon. Ang kultura ay tumutukoy sa paraan ng pamumuhay ng mga tao na sumasalamin sa kaugalian, tradisyon, sining, sistema ng edukasyon, musika at pamahalaan. Ang Pilipinas ay kilala sa mayamang pamana nitong kultura na kinabibilangan ng mga natatanging kaugalian at tradisyon na naipasa sa pagdipas ng mga taon. Sinasalamin ng kulturang Pilipino ang nakaraan. Sa mga bagay na karaniwang ginagamit ngayon sa mga kulturang Pilipino, lahat ito ay bahagi ng tela ng ating lipunan. Ang kultura ng Pilipinas ay higit na hinuhubog ng mga mananakop na Espanyol. Ang wikang Tagalog ay humiram na maraming salita mula sa Espanyol. Karamihan sa mga bantog na tradisyon ay pinaghalong Kristiyano, Pagano at iba pang lokal na seremonya. Bago pa man dumating ang mga unang mananakop, ang mga mangangalakal mula sa iba't ibang bahagi ng mundo tulad ng India, Malaysia, Indonesia, China at Japan ay gumawa ng malaking kontribusyon sa kultura ng Pilipinas. Ang Hinduismo at Budismo ay nagkaroon ng epekto sa mga katutubong paniniwala ng mga Pilipino bago pa man dumating ang mga Kastila at ang mga mangangalakal na Muslim. Gayunpaman, sa kabila ng mga kanilang mahabang pananakop sa Pilipinas, makikita pa rin ang kulturang Pilipino. Maraming Pilipino ang nagpapahalaga sa kahalagahan ng pamilya. Iyan ang isa sa mga nakilala ang mga Pilipino sa isang magandang kaugalian. Nang dahil dito, naging kilala ang mga Pilipino sa pagiging mapagmahal at mapagmalasakit sa kanilang pamilya. Sapagkat mas inuuna natin ang kapakanan nila bago ang ating mga sarili. Ang mga Pilipino ay kilala sa pagkakaroon ng magandang pag-uugali sa kanilang kapwa. Ang isang halimbawa nito ay pagiging matulungin kung kaya't may tinatawag tayong bayanihan or pagbabayanihan. Ito ay isang kaugalian ng mga Pilipino na tumulong sa mga anumang gawain. Madalas itong nakikita kapag ka may lilipat or nagtatayo ng bahay sa kanayunan. Mabilis na nagtutulungan ang mga tao kapag nalaman nilang may isang kanayon silang nasiraan ng bahay. Nangyayari rin ito sa mga kabukiran kapag ka mag-aararo, magsusuyon, magtatanim, or maggagapas. Nagkakaroon rin ng bayanihan kapag ka may mga selebrasyon sa isang lugar. Tulad ng kasalan, kaarawan, Pasko, o bagong taon, at piyestahan. At dahil nabanggit ko na din ang piyestahan, ito ay kabilang sa tradisyon ng mga Pilipino na ipinagdiriwang bilang pasasalamat sa mga biyaya na ipinagkaloob ng mga tao ng mga santo at santa ng simbahan. Bahagi na rin ito ng ating kultura. Ang mga pista ay karaniwang tungkol sa relihiyon dahil sa impluwensya ng mga Kastila. Ito ay panahon ng kasiyahan at galak para sa mga tao. Hindi mabilang sa kamay kung gaano karaming kultura, tradisyon at kaugalian ang meron ng Pilipinas, kung kaya't iyan lamang sa ilan sa mga kultura ng pagiging Pilipino. May mga ilan akong hindi nabanggit na tiyak ko naman ay may kaalaman na tayo patungkol dito. Tulad ng mga selebrasyon, pananamit, pagkain, musika, sining, literatura at relihiyon. Sa dami nito ay nagagawa pa rin nating ipagdiwang at alalahanin ang mga kultura na hanggang sa susunod pang henerasyon ay kilalanin pa rin ang mga kultura at tradisyon ng Pilipinas.